So okay na, bago tayo mag power up, dito na papasok yung ano, pagte-testing. Kailangan nating i-continuity testing yung ginawa nating wiring, kung meron bang shorted o wala. Kasi kapag meron tayong nakuwang shorted sa pagte-testing pa lang ng tester, ang problema nung pag inon mo yung breaker, magti-trip. Kung merong sasabog, then yung breaker is magti-trip. So ngayon, testingin muna natin. So gagamitin na natin yung tester natin. So pwede naman bumili ng murahing tester lang. Merong analog, merong digital. So ito, gamit ko is flammeter digital. So mura lang to, binili ko lang din kay... Pakita ko sa inyo. So nakalagay tayo sa ohms ohmmeter, no? So pag sinort ko tong dalawang linya o dalawang probe, magsisiro dapat yan or tumutunog yung buzzer, ibig sabihin konektado yung isang linya. So kapag nilagay ko dito sa main breaker natin, so ito yung mismong load side, ito yung supply o yung kuryente natin, then ito yung load side natin. So unahin natin yung load side, dapat wala tayong makuwang resistance o continuity dyan, no? Sa ginawa natin, so wala na. So kapag meron kayong nakuwang resistance o kaya ang nakuha nyo yung paganito tumunog, sabihin meron mali sa wiring nyo. So huwag nyo munang i-on yung breaker nyo. So kailangan wala tayong makuwang resistance o continuity. So kailangan i-on yung mga switch nyo yan para malamin nyo. So mamaya, do-drawing natin yung ginawa nating wiring para mas maintindihan pa natin. So good naman yung nakuha natin testing. Walang continuity ba? So pwede natin i-power up to. So sasaksak natin. Tingnan muna natin ito ng bulb. So power na natin. Natin kung iilaw itong ilaw natin. So may kuryente na yan, ha? Then sukatin natin kung mayroong voltage dito sa outlet natin. Ayan, 220 volts. So, meron ng kuryente. So, gamitan natin ng test light. So, ito yung isang klaseng tester din ng mga electrician. So, test light naman tawag dito. So, meron lang itong bumbilya. Ayan. Bumbilya yan. So, pag sinaksak natin ito sa 220, ilaw ito. Nakita yung may ilaw na. So ito rin yung ginagamit sa pagkuha ng line, kung line to neutral yung ginagamit nyo. So pwede natin testingin ito. So yung isang linya ipapasok ko, then yung isang linya hawakan ko. So ibig sabihin may kuryente yun. So huwag nyo lang gagayain na delikado pag yung tinestingin. So okay, good na tayo, no? Natin. So gawin naman natin yung circuit nito, paano natin ginawa. So nagsimula tayo sa breaker.
Ito yung line 1. Ito yung line 2. Then, symbol ng circuit breaker. So, pwedeng paganyan. Pwedeng paganyan na circuit. Symbol ng breaker na. Then punta tayo sa junction box. So isa sa outlet. So, parallel lang yan. So, andyan yung line 1. Ito yung line 2. So, sa ilaw natin, ito yung bumbilya natin. Then, ito yung switch natin. So, meron tayong individual na wire nga dyan. Oh. Ito yung line 1 natin. Yung line 1 dumiretso sa switch. Then yung switch o yung return na wire pumunta sa ilaw. Then yung line 2 o yung line 2 dumiretso yan sa ilaw. Okay. So, ganyan yung ginawa nating line diagram. So kapag meron ng junction box yan, so papakita naman natin yung presentation. No? Ito yung diagram, presentation naman ng wiring kapag meron ng box. Utility box tsaka junction box. No? So gamit tayo ng junction. Junction box dito, then junction box din dito. Then utility box. Ito dito, utility box din. Dalawa, outlet. Parallel lang din yan. So yung line 1, bumaba rito, pumasok dyan. Hindi naman to, sapa. Then, itong line 1 papunta sa ilaw, bumaba dito sa switch. Then yung return, pumunta sa bulb. Then yung line 2, pumunta rito, pumunta nun. Ayan. Okay. So kapag magdadagdag kayo ng ilaw, kukuha kayo dito. Ito yung talagang source. Then, gawa ka ulit ng junction box dito. Idugtong muli yan, pag ganyan. Then, bababa ulit siya sa switch. Sa ilaw. So, ganun lang. Ha? Bansa dumami yung ilaw niya. Dugtong-dugtong lang. Although, pwede ka naman kumuha uli ng panibago rito. Pero, magiging crowded na masyado. Hanggang dalawang wire lang. At maaari. Okay. So, yan yung single circuit breaker natin. So, yan yung mga karaniwang ginagamit sa maliliit na bahay, sa mga bahay ni Juan. Okay. So, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, click ang notification bell, at i-share nyo na rin ang video na ito kung
na gustuhan nyo. Comment kayo kung may mga tanong kayo tungkol sa electrical wiring. Sasagutin natin yan. So, yun lang, no? Thank you. God bless.